Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. It's been a long time para gawin tong tutorial na to, guys. Yes, for today's video, magja-jump tayo for another content. So, paano nga ba siya i-remove yung watermark ng KineMaster? Ayun guys, since na nag-start ako vlogging, yung application talaga na gamit ko for editing is yung KineMaster. Yeah. Pero kung napapansin nyo sa mga ibang YouTube channel ko or ibang video ko, most of them, ayun, kalimitan sa mga video ko is my watermark kasi hindi ko pa alam siya kung paano tanggalin yung watermark before and ayoko din magbayad. Guys, maraming option kung paano tanggalin yung watermark. Isa na din yung magbayad and of course, ayokong mag-waste ng money for sa application na to kasi marami namang way. So, ang ituturo ko sa inyo guys paano siya tanggalin and for free siya guys. If you want to improve your video, kailangan natin yung quality. Hindi gaya nito kasi yung gamit ko na phone is very cheaper and as you can see, mas late yung salita ko kaysa sa action ko. So, pagpasensya nyo na, ang importante, maituro ko sa inyo kung paano siya gamitin at paano siya tanggalin yung watermark. And then, kung interesado ka sa topic na to, guys, of course, stay tuned ka lang dyan. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na to, please do subscribe my channel and hit the notification bell para updated ka sa mga videong gaya nito. So, let's get started! So, ayan yung KineMaster, guys. Yung binilogan ko, mayroon pa yan siyang watermark. So, papakita ko siya sa inyo kung paano siya tanggalin. Of course, mag-open muna tayo ng KineMaster natin. And then, makikita mo dyan yung select the aspect ratio of the project. I-click mo yung 16.9. So, hanap lang tayo ng video na pwede nating pagsampulan. So, ayan. Kumuha lang ako man ng video. As you can see, guys, ayan. Made in KineMaster agad yung makikita mo. Mayroon siyang agad ganyan. So, the problem is paano natin siyang tanggalin. Of course, nandito ako para tulungan kayo paano yan tanggalin yung watermark na yan. So, ayan guys. Hindi ko pa binura yung old KineMaster natin. Yan pa yung may watermark. And then, hanap lang tayo ng browser. Any browser, guys. Tapos, itatype lang natin yung Easy Market. Ayan. And then, loading natin. Easy Market, guys. Yan yung makakatulong sa atin paano tanggalin yung watermark ng KineMaster. So, while waiting, ayan guys, Easy Market Crack Ops Games. Ayan, i-click po natin yan. And then, i-download natin yung application na yan. So, itong way na to guys, only for Android phone lang. I'm not really sure kung sa iPhone available tong application na to. Ayan, while waiting na ma-download yung Easy Market natin. So, ayan, guys, malapit na matapos yung download natin. So, since na-download na yung application ng Easy Market, guys. So, ayan, tapos na. Kailangan lang natin i-open yan, guys. Ayan, do you want to install this application? Of course, install lang po natin. So, ayan, Easy Market natin is, ayan, installing na. So, antayin lang natin na ma-fully install yung Easy Market natin, guys. Mabilis lang to. So, ayan. Click mo yung open. So, ayan na siya, guys. Ayan. Please allow Easy Market to access photos, media files, and phone. Of course, ayan. Click natin and then click natin yung allow. So, be patient, guys. So, ayan na siya, guys. So, I think nandito na yung ano natin. So, ayan, guys. Nakikita mo yung Easy Market. Ayan, sa taas. So, ang gagawin natin, guys, since nandito pa yung KineMaster natin, kailangan natin yan i-uninstall na yung pinakita ko sa inyo, yung may watermark pa siya. So, kailangan natin i-uninstall tong KineMaster natin. So, do you want to uninstall this app? Of course, then click nyo yung OK. So, ayan, wala na yung KineMaster, guys. Ayan. So, ang kailangan natin gawin is pumunta tayo sa Easy Market. So, ayan, click lang natin yung KineMaster.
kailangan natin mag-download ng KineMaster. So, click natin. So, ayan po siya, KineMaster Video Editor. So, kailangan natin i-download kasi binura na natin yung KineMaster natin na may watermark. So, click natin yan. And then, thanks for support and then free download. Da-download lang natin yan, guys. So, ayan guys, antayin lang natin maano, mafuguli yung EC Market natin. And then, ayan lumabas. Click lang natin guys yung settings. And then, allow app install. I-allow lang natin yan. Ayan, sundan nyo lang guys yung steps natin ha. Para hindi kayong mawala. So, malapit na matapos. Ayan, double check natin uli. So, KineMaster, do you want to install? Of course, install na natin guys yung KineMaster natin. So, malapit na ma-install yung KineMaster natin. So, ayan, open. So, ayan, allow lang natin. So, ayan, ma-KineMaster na tayo. So, start. So, ayan, papakita ko sa inyo na may application na master. So, ayan guys, KineMaster na natin. So, ngayon, to make sure na yung dinownload natin na new application ng KineMaster un mawala yung watermark. So, click natin yung KineMaster. And then, of course, gagawa tayo ng new project. Click lang natin yung sa gitna, yung my cross. And then, click natin yung 16.9. And then, ayan, pipili tayo ng videos na kailangan natin i-ano. So, ayan. Click natin yan. So, ayan guys, as you can see, yung video na yan, wala na siyang watermark. So, ganun lang kasimple. Ayan. So, wala na yun. So, ganyan lang siya. And then, ayan, and exporting lang natin. To make sure na wala na nga yung, ano, yung watermark. So, it's easy guys, hindi na natin kailangan gumastos, hindi na natin kailangan mamom problema. Ayan, kailangan lang natin pagandahin yung ano natin, yung videos, yung quality ng videos natin. Kung i-review nyo yung mga videos ko sa YouTube guys, lahat yon may watermark kasi hindi ko pa alam before. So, ngayon, since alam ko na, actually, ngayon ko lang din nalaman to eh, so i-share ko din sa inyo. So, ayan. Tingnan natin. Ayan, guys. So, wala na yung ano. Wala na yung... So, ayan. Kakaiba yung rice namin. Kulay pink siya instead. So, wala na yung ano, watermark ng KineMaster. So, ayan, guys. Hopefully, may nakuha kayong idea or hopefully na makatulong sa inyo to para mapaganda yung qualities ng video natin na i-upload natin sa YouTube. Ayan. Thank you for watching.